Ano ang iyong gagawin kapag bukas ang iyong third eye? Ito ang limang senyales na bumubukas na ang iyong third eye. May maramdaman kang sensasyon na pressure sa pagitan ng iyong eyebrows dahil nandito ang tinatawag na pineal gland. Ang pangalawa ay intuition or increased foresight. Tinatawag din itong gut feeling. Ang intuition ay isang capability na malaman ang isang bagay bago pa ito mangyari. At malalaman mo din kung tama ba o mali. May mararamdaman kang kakaiba. Ito ang aking paborito na kayahan ng third eye. Makakatanggap ka ng mga warning signs kung ano ang iyong dapat gawin nang walang paliwanag. Lahat ng may third eye ay dapat dinidevelop ang kakayahan ito dahil ito ay isang malakas at powerful na kakayahan. Gamitin ito ng maayos. Ang pangatlo ay prone to light sensitivity. Ang third eye ay sa Tagalog na ay pangatlong mata. Pinapalakas ito ang iyong paningin. Kaya karamihan ng may mga third eye ay nagreklamo sa sobrang liwanag ng isang bagay. May mga bata kayo mapansin na sa buong edad, konting ilaw lang ay silaw na. Mapalabas ang bahay, sila ay mabahin kasi sila ay light sensitive. Karamihan din ang may mga third eye ay may problema sa mata kapag ito ay hindi naagapan. Kaya kung ikaw ay may third eye, mas mabuting gumamit ng UV light or shades. Ang pang-apat ay feeling of gradual and continual change. Kapag ikaw ay may third eye, ay nag-iba ang iyong perspective sa buhay at nag-iba ang iyong personality. Maraming mga bagay na iyong makikita na hindi maipaliwanag, na hindi nakikita ng mga normal na tao. Pwede kang makakausap ng mga espiritu, nakakita ng mga iba't ibang nilalang. Dahil dito ay mag-iba ang iyong pananaw, magiging malawak ang iyong pag-intindi. Ikaw ay pwedeng maging mahabagin. Mag-iiba ang iyong trato sa kapwa dahil masyadong malawak ang iyong mga nakikita na hindi naman nakikita ng mga ordinaryong tao. Tayo ay mas magiging mas tolerant as hindi tayo magiging sakim dahil sa mga ganitong kakayahan. Ang pinakauli at panglima ay increased headaches. Sa dami ng mga aking nakikita sa paligid, sa dami ng mga aking naramdaman, sa dami ng mga aura na aking nakikita at puwersa, ako ay nadedrain nung ako ay bata pa at madali akong mahilo. Ito ay indikasyon na ikaw ay nakasanggap ng iba't ibang klase ng lakas at hindi mo pa kaya i-handle ang iyong third eye. Ano ang iyong gagawin kapag bukas ang iyong third eye? Unang-una ay huwag na huwag po itong babaliwalain. Tandaan po na ang third eye ay napaka-importante at marami kang pwedeng gawin dito. Lalong-lalo na kapag malakas na ang iyong pangatlong mata. Pangalawa, ito ay iyong i-develop o palakasin pa. Maraming levels ang third eye. May mga level ng third eye na ikaw ay nakakita ng mga multo, mga elemento, even mga anghel. May mga third eye na pwede mo pa itong kausapin at utusan. May isang level na sobrang lakas ang itong intuition at nalalaman mo ang mangyayari sa future.
makikita mo may kalabidad at dahil dito ikaw ay makakapagbigay ng warnings sa mga tao. Ito ay hindi madali, ngunit ito ay iyong kayang gawin kung ikaw ay magpapalakas ng iyong third eye. Pangatlo, tandaan na ang pagkakaroon ng third eye ay hindi isang sumpa. Ang pagkakaroon ng third eye ay isang gift mula sa ating mahal na Panginoon. Hindi madaling magka-third eye, lalo na kung ikaw ay hindi marunong kung paano ito dalhin. Pwedeng isipin ng ibang tao na ikaw ay nasisiraan ng ulo o baliw, ngunit kailangan mong matutunan kung paano ito dalhin. Sa tunay na mundo, kailangan mong malaman kung paano handilin ang third eye. Maraming ang tao na nasisiraan ng bait dahil sa pagkaroon ng third eye dahil hindi nila makayanan ang mga nakakitang ibang nilalang o mga bagay na nabubulong sa kanila. Kaya ang pagkakaroon ng third eye ay kailanman hindi naging biro. Gamitin ang third eye upang makatulong sa kapwa. Dahil nga ikaw ay makakarinig ng mga bulong o mga warning dahil sa lakas ng iyong intuition, o pwede kang makatulong sa kapwa. Kagaya ng may mangyayaring kalamidad, ito ay iyong malalaman. Ngunit huwag pilitin ang tao kung ang tao ay hindi naniniwala sa iyo, dahil nga baka ikaw ay mapagkamalang masisiraan ng ulo. Magbigay lamang ng mga warning sa mga taong open-minded o handang makinig sa iyo. Kapag malakas ang iyong third eye, ay makakita ka ng mga aura ng tao. Dahil doon ay makikita mo kung ang isang tao ay isang mabuti o isang masama. Makikita mo ang tao kung siya ay nagtataglay ng karunungang lihim. Makikita mo rin kung ang tao ay may taglay na anting-anting o agimat. Makikita mo rin kung ang taong ito ay may tinatawag na gabay, kung may alagang elemento, may alagang mga kaluluwa na ginagamit niya either sa kabutihan o ginagamit sa mga masasamang bagay. Kung may third eye ka, makikita mo rin ang mga tao bukas ang mata. Ngayon makikita mo ng isang tao ay nagsisimula pa lang bumukas ang kanyang third eye, at dahil dito ay pwede mo siyang bigyan ng advice kung paano mapalakas o kung paano mabibigyan ng proteksyon ng kanyang sarili.